Corina Sanchez, wala daw munang plano na bumalik sa paggawa ng hard news sa programa pagkatapos na lang umano ng kasalukuyang administrasyon. Nakilala nga bilang hard news anchor at commentator si Corina noong nasa Kapamilya Network pa siya. Ang mga hard news na naging palabas ni Corina noon sa ABS-CBN ay ang Hoy Gising, Bandila, The World Tonight at TV Patrol. Umalis siya sa TV Patrol noong 2015 dahil sa pagtakbo ng kanyang asawang si Marojas sa pagkapresidente para sa 2016 election. Natalo nga ito, nanood Davao City Mayor at nanunungkulan ngayong Pangulo na si Rodrigo Duterte. Mula noon ay hindi nagbalik sa pagiging news anchor si Corina. Nag-focus siya sa Rated K, ang news magazine ng ABS-CBN na umaere mula 2004 hanggang nitong taon. Ngayong lumipat na sa TV5 si Corina, siya ang host ng Rated Corina, isa ring news magazine show na eere sa October 24. Sa panayam sa kanya ng programang Wag Po ng 1PH, noong nakaraang Miyerkules, naitanong sa veteran broadcaster kung may balak ba siyang bumalik sa paggawa ng hard news. Ayon kay Corina, wala pa sa isip niya ito sa ngayon. Hindi rin daw maganda ang timing kung magiging hard news anchor at commentator siya dahil nakalaban ni Marojas si President Rodrigo Duterte noong 2016 election. Paliwanag ni Corina ukol dito, may mga nagtatanong talaga sa akin yan, no? Like, okay, you're going to TV5. Why don't you do the news, etc.? And siya mismo naman umano ang nagsabi na it's not a secret na yung asawa daw nito ay nakalaban ng kasalukuyang presidente. And parang hindi tama siguro panahon na bumalik ito ngayon sa hard news. Siguro pagkatapos na lang siguro ng kasalukuyang administrasyon. Dagdag pa ni Corina ay dahil syempre kahit nasabihin mong wala kang bias, you know objective ka. May magkikwestiyon at magkikwestiyon sa'yo eh. Kahit daw sa kanya mga post sa social media, iniiwasan niyang magkomento ukol sa politika. Hindi rin naman daw nagmamadali si Corina dahil mas natututukan niya ang Rated Corina. But you can never take that away from you kung dun ka na talaga, di ba? Kung yun talaga ang pagkatao mo. Mababalikan at mababalikan pa rin natin yan. Sa tamang panahon, sa ngayon daw ay ini-enjoy nito na walang kaaway. I'm really enjoying just doing life things, human interest stories, helping people regardless of political inclination. So tahimik muna ang buhay ko ngayon. Hanggang kailan? Hindi natin masasabi, dagdag pa nito. Natanong din kay Corina kung ano ang masasabi nito sa kasalukuyang administrasyon. Tugon ni Corina, pero in fairness, kahit naman nung panahon na nasa kapangyarihan yung asawa ko at kapag meron ako masamang naibalita tungkol sa hindi nagagawa ng administrasyon, no administration is perfect. So there's always some kind of criticism or expose of bad press. And I remember, whenever I come with something that was not complimentary to the administration, makakarinig din naman ako sa kanila. Sa madaling salita, naniniwala si Corina sa press freedom. Pero dahil nga wala siyang programas na hard news, tahimik daw ang buhay niya sa ngayon. Mapapanood nga ang kanyang show na Rated Corina sa TV5 simula October 24. And that's our video for today mga ka-showbiz. Magbigay lamang ng komento at opinion. At kung bago ka lang sa akin channel, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe. At pindutin mo na rin ang notification bell button para updated ko sa mga showbiz balita. So that's it mga ka-showbiz. Hanggang sa muli. Thanks for watching.